Oh, ala! Anong ginagawa mo? Ba't sa ref? Ba't sa ref? Ba't sa ref? Yung ibon namin na to, mga kaibol, may bisyo talaga to. Pero may mga solusyon po tayo dyan. Marami pong nagtatanong ng mga kaibon natin kung ano po yung magandang gawin sa mga ganyang sitwasyon. Napakasimple lang po, mga kaibon. Pag nagaganyan yung ibon nyo, ibig sabihin po nun, matured na sila. Kailangan nilang may kapare sila. At nangyayari po to, usually po sa experience natin is yung ibon natin is hand-feed. Ilang ibon na po na hinand-feed ko na naging ganyan. Kaya ang pinakamagandang solusyon dyan, kung sa perch siya nagaganyan, tanggalin po natin yung perch. Pangalawa po is pag nagaganyan siya, awatin natin. Pangatlo po is kung gusto nyo, sprayan nyo rin yung tubig para at least ma-alarm sila na, oh, bakit pag nagaganito ako, parang nababasa ako. Kaya ang pinakamagandang gawin din, isa pa is syempre bigyan na natin sila ng kapares, yung matured na hen, yung sure hen na, para yun na po yung magiging kapares nila, para hindi na nila gawin sa perch o kahit sa anong bagay. At may experience na akong ganyan may isang ibon kami na hand feed din, tapos nagaganyan din. Ginawa ko, gilagyan ko na ako pa kapares, at pagkatapos nun, ginawa kong pamoster. Tinesting ko lang kumbaga. Napansin ko, ang galing niyang bumuhay ng ibon. Kahit siya lang mag-isa, kasi minsan kinukuha ko yung hen, nililipat ko. Kahit siya lang mag-isa, anim, buhay lahat yan, kahit guluhin mo pa. Kahit araw-araw mo pa buksan yung nest box, walang problema. Kasi nasanay sila sa tao. Yun lang yung advantage nun, mga kaibon. Don't worry, mga kaibon. Yung ref namin, babakasin namin yun. Kasi baka magdagdag yung isa pang ref. See you next time, mga kaibon. Iba na't iba pa.